Good morning mga ka-viewers, for today's video, samahan niyo po kami mag-install ulit ng kurtina dito sa Orani Bataan. Alam niyo mga ka-viewers, nakakatuwa kasi this May is fully book po tayo. Ayun, di ba? Nagda-drive, pumapalakpak pa. Kasi tawag dito, ayun, na-overwhelm lang po ako sa support ng ating mga subscribers. Plus yung mga iba po, nare-recommend tayo. Kaya sunod-sunod po yung project natin. Nakakapagod man talaga, to be honest. Pero nag-e-enjoy po ako. Kasi, ay nga po, nakaka-visit na po ako sa bahay ng mga subscribers natin. Ayun yung mga dati po nakapanood sa at nanonood po ng vlog natin. Ayun po, patuloy tayong sinusuportahan. Kaya thank you po. Then mga ka-viewers, yung mga dati naman po nag-inquire sa amin, buwabalik po sila kasi tawag dito, ayun, yung kortina po namin, nakikita nila yung difference sa mga ibang nagka-curtains. And talagang sinasabi ko naman po lagi sa vlog na iba po yung fabric namin, kaya iba po yung bagsak and the rest po at all ganon. Kaya ayun po, so drive lang po kami ngayon kasi naligo kami dito sa Subic, pero papunta na po kami ng Orani Bataan. Ito siya, so dito na lang tayo ng intro. Ayan, so ang ganda-ganda naman ang daan kahit naligaw tayo, kaya pwede na. Ngayon po, update ko po kayo once nandun na po tayo sa bahay ng client. So see you later. Guys, after na ilang minuto, nandito na tayo sa bahay ng client. And upon checking, napakaganda at napaka-modern ng house. So hopefully, may share ko sa inyo yan para at least makakuha po kayo ng idea. Guys, bali nandito na po tayo sa loob po ng bahay ng ating kliyente. Tapos kain lang po tayo kasi ayan, pinaghandaan nila tayo ng, ano, ng pagmamahal. Ayan, super meal. So nahihiya na talaga ako minsan mga ka-viewers kasi lagi nyo na lang ako nakikita kumakain. Pero ayan, thank you po sa mga, ano, sa mga kliyente natin, napakabait po talaga. Talaga mahal na mahal tayo, no? Ngayon mga ka-viewers, gawin natin is mag-tour tayo dito sa bahay nila habang nag-install tayo kasi baka meron kayong magustuhan sa mga pinalagay ni client sa house niya at kung type ninyo, mai-apply nyo po sa papagawa niyong dream house, no? So start tayo dito sa fences nila tapos sa loob po ng bahay. Mga ka-viewers, bali ito yung pinaka-gate at service gate po ng client. Ito pong design po na kanilang gate, ang ginamit po dito sa framing is tubular. Then yung nasa middle po na nakita yung woodlock, ito po ay WPC panel. Tapos po syempre, in-screw na lang po yan yung nakikita yung mga silver, which is ang ganda po ng combination black and brown. Then dito naman po yung kanilang service gate. Ayan, tapos sa service gate po may pinalagay silang CCTV dito. Plus, ito po, nabili po ito yung mga ganito pong klase ng tiles sa Wilcon po yan. Pero ang galing po mga ka-viewers, so tingnan nyo, wala po yung pinagdikitan po dito sa gilid, wala kayong makikita. Galing, no? Parang sila mga natural po na stone sa personal. Then ito po ay may wall lights na rin. Tapos pasok po tayo sa loob. Ito po mga ka-viewers, yung back view po ng gate nila. Ayan, kung napansin nyo po, ito yung screw, may lock siya para mas matibay po yung pagkakakapit. Tapos ito na rin yung service gate niya. Tapos po, ginarahin na po natin dito yung kotse ko na una na po. Ayan, para hindi mainitan. Bali ito po yung ceiling nila, meron pong PVC panel po na woodlook. Tapos dito po, ang tiles po nila is rustic tiles po na cement look po na 60 by 60 yan. Tapos guys, meron tayong mga audience na cute dog. Hello! Wow! Cute! Anyway guys, dito, yung bahay kasi talagang may mga ginagawa pa, ini-improve pa. Anyway, ito gusto ko yung nasa wall na ito. Bali po, para silang mga natural stone na 30 by 60 ang sukat. Not sure kung sa Wilcon to nabibili, pero ang ganda po niya, oh. Ang ganda nilang pang-accent sa exterior ng bahay. Tingnan nyo yung tindig ng bahay guys, ang ganda no? Modern bungalow house na high ceiling. So mga ka-viewers ha, pagpasensyahan nyo na po kung meron kayong makikita po mga debris
or kalat lang po, ongoing po kasi yung pag-improve ng house. Anyway mga ka-viewers, kung nakita nyo po yung windows, clear po siya, no? Bali ayan, ongoing po kami nag-i-install sa master's bedroom ngayon. Bali ang casement po ng windows nila is analog. Then para po sa exterior paint, tulu white at dark gray po or charcoal gray po naglalaro. Then yung nakita nyo po dito mga accent po na wood look, WPC panels po yan. Then yung pinaka-ceiling naman po na itong exterior ng bahay is PVC panel po na wood look. Then yung gutter and roof, color black po. Then dito po mga ka-viewers, syempre meron na silang pinalagay na built-in CCTV. Yung pinaka-ilawang tawag po dyan, downlight. Guys, bali ito na yung ini-install natin. Unti-unti, lumalabas na po yung ganda ng mga kortina. Mamaya po, mag-ano tayo. Ikot-ikot tayo. Kasi talagang tignan nyo po yung mga ano. Magaganda po lahat yung mga gamit po nilang materials dito sa house. So, bumili tayo ng vitamins nung isang araw. Ito. Ayan. Kasi di ba naka-promo to sa Landers. Tapos, binilhan natin sila. Yung mga installer para may vitamina. Hati-hati na lang sila, no? So, especially yung sewer ko. Kasi lamog na lamog katawan nito pa nagtatay. Eh, sabigay natin. Ayan. Oh, Ben. Oh. Oh. Oh, yung mga ako. Ayan. Happy siya. Happy? Thank you, sir. Hati-hati kayo nila. Pag ano, ayan. Pampatibay, pampalakas. Ng pagmamahal kay Roda. Sige. Ayun. Ayun ang mga ka-viewers, dito tayo sa loob po ng bahay po ng ating client plus subscribers. At ipapakita ko naman po sa inyo yung interior design po ng house. So tara, ito na po yung mga nilagay na materials dito. Pagpasok mga ka-viewers, ito po yung back view ng pintuan, which is meron din po malaking door handle. Plus dito po, meron po mga bintana na soon lalagyan po natin ng roller blinds. Inuna ka lang po kasi yung kurtina kasi po ang blinds pag po nagpalagay kayo, mabilisan lang po yon. Talagang lagay lang po ng bracket plus roller blinds. Unlike po dito sa ating kurtina, ito po ay kumakain ng oras. So ito po mga ka-viewers in design. Tapos dito meron siyang cabinet na merong mirror. Ayan. Then dito po sa other side, meron ditong accent wall po na fluted panels. Then, ganito na po yung design ng pinaka-ceiling dito. Meron pong PVC panel dito na oak color. Tapos, yung ilaw po nila kung type nyo. So, ilaw at iba pa po yan nabili. Then, ito na po yung design ng pinaka-living area po nila. Actually mga ka-viewers, napakaganda po ng nilagay po na tiles dito. Yan po yung pinaka-design po ng kanilang tiles. 80 by 80 cm po yan. Bali, ito po yung view ng kanilang main kitchen, papuntang living area at dining area. Bali, dito naman po tayo sa kanilang main kitchen. Bali, ito po mga ka-viewers, again yung finished product natin ha. Ayan. Then, ito po yung kanilang main kitchen. Yung nakita nyo pong countertop, ito po ay sintered stone. Napakaganda. Glossy. Then, dito po, so nilalagay yung mga bar chair nila, which is meron po accent na fluted panels at light effects po. Tapos ito meron silang modular cabinet. Then sintered stone din po yung countertop nito, yung range hood Elba, LG po na microwave, induction cooker po na Elba, saka built-in oven po na Elba. Ito po Samsung tong side-by-side rack nila. Anyway, dito po naglagay tayo dito ng Velcro na design po ng kurtina. Color cream din po yan. Bali, pinakurtina po ni owner para mabuhay daw po yung area na ito since papunta po ito ng lanay. Since okay naman po meron silang auxiliary kitchen, okay lang. Bira lang ito po gagamitin ito pag may bisita, ganun. Kaya, ayun po, no? Kurtina. So, ito po yung finished product natin. So, nag-velcro na lang po kami dito. Din na po kami nag-curtain holder. Kasi po, ayun po, may tiles na po doon sa gilid. Pero, again, yan po yung finished product natin dito. Guys, ito, hindi na po natin nilagay ng roller blinds or anything kasi ito po ang purpose po ng mga ganyan design po ng bintana para po may direct sunlight na papasok po sa loob ng bahay. Guys, ang ganda ng mga light fixtures ng client. Tingnan nyo po yung mga ilaw nila. Ilaw at iba pa din po yan talaga. Talaga pong pinaghandaan nila yung bahay nila. Ang ganda. After natin sa main kitchen guys, dito naman located yung dining area. Na ito na po yung design ng ceiling nila. Plus dito po meron pong solid wood na acacia po na dining set. Live edge po yan. Pinagawa daw po ito sa Betis. Tapos ito po yung ilaw sa malapitan. Ayan. Parang UFO, ang ganda.
Then dito po sa dining area, meron po ditong partition. Ito po ay tubular na pinapinturahan po ng wood look. And para po hindi daw matunog ang bakal, pinalagyan daw po sa loob ito ng semento. Kaya wala ka nga naman talagang maririnig po na tunog ko. Pero again, tubular po yan na mukhang kahoy sa personal. Para din po sa interior ng bahay, ito po ay tool white na matte finish. Bale, ito po yung view ng kanilang main kitchen, papuntang living area at dining area. Ongoing po, naglalagay tayo ng cortina sa master's bedroom. Mamaya papakita ko yan. Dito naman po located yung mga bedroom at bathroom, entertainment area. So, dito po, ayan, pakita ko ulit sa inyo yung partition na tubular. Tapos, ito po is entertainment area. Ito po siya. Solid wood po ito na mahagal yung pinaka main door. And ito po yung itsura niya. Ayan. So dito po, check nyo yung ceiling. Napaganda oh. Ang cute. Tapos, ayan. Dito po maglalagay tayong roller blinds. Then yung tiles po, isa na lang po sa buong bahay para uniform. Then meron na rin po dito malaking TV. Napakalaking TV na ito sa personal. Then may fluted panels po sa gilid para sa accent. And cabinet po na marine plywood po ito na pininturahan po ng color cream. Tapos sarado na lang din natin para mas ma-appreciate ninyo. Ayan po yung pinaka-itsura niya once naka-close po yung pinaka-door kanina doon. Ganda ng ceiling oh. May cove light din na effect. So dito muna tayo sa common bathroom nila. Ito po. Check natin interior ng bathroom. So dito po mga ka-viewers, ang palette po ng kanilang CR is color gray. Bali dito po, gumamit sila ng 30 by 60 po na tiles na color gray. Then para naman po sa wall, 60 by 120 po na porcelain tiles na gray. Marble po yung look niyan. Then ito pong nabili po nila ito sa Lazada daw. Take 4,000 lang daw po yan. Ayan, ang ganda po ng effect. At napakalaki po sa personal bagay na bagay po dito sa CR. Tingnan niyo po, may anti-pag na din niya sa halagang 4,000 pesos. Again, sa Lazada po yan, nabili ni client. May shower partition na rin siya dito. Then, chrome type po na shower. Ito. Ayan, may heater na rin po, saka niche po dito sa gilid. Then, ito again po yung tsura ng tiles nila sa personal. Ayan. Ayan po yung tsura ng tiles nila sa personal mga ka-viewers. And ayan na po yung floor drain nila. Nakabaligtad para same touch po ng sa tiles. Para po sa kanila toilet bowl, sink, ito po ang brand is Posi. Nabili po nila yan sa Wilcon Depot. Guys, bali tapos na tayo sa entertainment area. Tapos na rin tayo sa common bathroom. Dito naman po tayo sa next bedroom. Oops. So guys, ito, ayan yung bedroom dito. Same tiles po ulit. Tapos kanto yung kanyang ilaw. May pin light sa center and cove lights. Tapos ito na po yung mga windows. Plus, ito na po yung cabinet. No? Color cream po yung cabinet. Yung ilalagay po natin roller blinds dito soon, color cream din siya. Guys, para may idea lang kayo sa master's bedroom, no? Bali, tingnan nyo po yung mga windows dito, hiwa-hiwalay, ganyan. So, sa loob din, ganyan yan. Bali, yung ginawa natin, dinaya po namin para hindi po magmukhang Tetris po yung cortina. Ginawa ko pong wall to wall. Ayan, para po maganda po yung finish. Kasi dito po mga ka-viewers, ganyan, meron na naman din po another bintana dito sa kabila na dinaya rin natin yan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung naging finished product na ito. Guys, sa master's bedroom, ito yung kanilang walk-in closet na mayroong pocket door. Ang cute ng kanilang door dito. Tingnan nyo. Yung slide lang na ganyan. Then, pagpasok nyo po, makikita nyo na dito yung kanilang wardrobe cabinet na mayroong ceiling. And still, his and her po na cabinet. Then, meron po doon na LED na mirror. Ayan. Color cream. Tapos, dito po yung master's bathroom nila na same vibes po dun sa kanilang common bathroom. Ayan po. Ayan. Ceiling.
Alright. And now mga ka-viewers, bali nandito po tayo sa master's bedroom. Ito na po yung design ng ceiling nila. Kumbaga, double drop ceiling po siya na merong curved ceiling. Ayan na po yung center lights. Then explain ko po sa inyo yung nilagay namin kurtina dito. Sa totoo lang po mga ka-viewers, no, nung pinakita ko sa inyo yung unang video, talagang malaro po yung bintana ng owner. Pero ako po, nag-decide ako at sinadjust ko sa owner na gawin na lang namin as one, wall to wall. Plus yung kanyang corner window na may window pa dito, i-aswan namin para po mga ka-viewers hindi busy sa mata. Kasi po ang nangyayari po pag the more po maraming mga kurtina, ganyan or blinds, nagmumukha pong parang Tetris. Pero ngayon po, nagmukha pong malaki po yung kanyang master's bedroom dahil sa ating kurtina. Plus, mas nagmukhang elegante po. Bali po ang kulay nito is stone na binasi po natin sa kulay ng kanyang bed frame. So kung type nyo po ito, yung ating mga kurtina, inquire po kayo sa aking Facebook again, Billy Toledo Vlog. So ito na po ang ating finished product. And mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo naman po ang aming mga kurtina, bali ganito lang po yung kadali, no? Mag-message lang po kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, o kaya po sa bago naming page, Rovel Curtains and Blinds. Ang sasagot po nun ay kami rin po, yung kasama ko po sa vlog. Ayan po, kasi talagang ang lakas po ng demand dami ngayon. Halos talaga pong ang dami po nagbubok sa amin na client dahil po gustong-gusto po talaga nila yung aming mga kurtina. Tignan nyo naman po kasi mga ka-viewers, as it is talaga. Talaga kung ano po nakikita nyo sa video, yan na yan po. And so far po talagang majority po ng aming mga kliyente ay satisfied po sila sa aming mga nilalagay na curtains. So ito po mga ka-viewers, para po makapagpabook kayo sa amin, mas maaga po sana makapag-inquire po kayo. Kasi po, gaya po na sinabi ko, ang bilis po namin nabubook ngayon kasi ang dami po talaga nagkakagusto na ito mga ginagawa namin. Again, para po sa mga ganito, meron kami installment plan, ganyan. Kapan po na nag-inquire kayo, i-explain ko po sa inyo kung paano installment plan o kaya po syempre, ayun po, mas maganda fully paid para po wala na kayong iniisip, no? Pero at least po, para po makatulong sa inyo at makagaan po, ayun po, installment plan po tayo, pwedeng-pwede. So ito po mga ginagamit po namin mga materials para sa aming kurtina. Lahat po yan is from Korea po, no? So again mga ka-viewers ha, mag-inquire na po kayo sa aking Facebook. Ilalagay ko po sa description box po ang link. And ayun po, pag-usapan po natin kung paano po natin papagandahin po ang inyong dream house. And thank you lang din po din sa client natin. At ayun po, na-approve tayo para lagyan po ng kurtina ang kanilang bagong bahay na napakaganda. And kung type nyo naman po yung bahay na pinakita ko sa inyo at naghahanap po kayo ng legit po na contractor dito sa Bataan, ilalagay ko po ang kanilang contact details at Facebook sa description box po para po makapag-inquire na po kayo kung plano nyo magpagawa din ng bahay sa kanya at kung naghahanap po kayo ng gagawa ng bahay nyo dito sa Bataan. So again mga ka-viewers, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! Guys, bali ito na yung finished product natin. Ayan. So, yung makikita na lang talaga sa loob yung shadow nila, ma'am. And ito yung night view ng kanilang bahay. Tapos, guys, ito yung kanilang terrace. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. May light effect yung pinaka-stairs. Plus, ito. Stucco finish yung dito. Naka-stucco. And, ayan.